sa kalimutan ng lola. Dapat pala mag-unboxing ako. So, ano to, shampoo to ni Hachiko. Isasabay ko to doon sa review ng Sakuto, yung sa isang product. But anyway, gagamitin ko na to. Ang hirap kasi mag-unbox. Ang dami-dami niya. Ang well pack siya. Ay, naku po. Ito na yung shampoo. Maliligo siya. Ayun, nakaready na yung paliliguan niya. Tapos, tingnan natin kung ano ba itsura nito. May darating kasi on dalawang matandang customer ngayon, senior. Kaya nagmamadali ako. Pasensya na. So, this is parang combination review na lang para sa aking aso na maraming kuto lagi. At ako ay nakukonsume. Ay, naku po, meron na naman siyang bubble wrap. Isa lang ang kamay ko kasi hindi ako nag-setup ng tripod. Kung tripod man tatawag. Telescopic kasi sa akin eh. But anyway, shampoo talaga siya. Ayan o. Tila ka. Pusan natin ito isa. So, ay, ano ba ito? Napakahirap naman. Ah! Kasar. Aba, meron pa pala doon. Grabe. Grabe ang pagkakapakete. Kasi ano siya, fragile eh. Mababasag nga naman to. So, eto na siya. Teka. Ang pangalan niya ay Bearing. Bakit Bearing? Smelly hair. Doon to. Shampoo for dog and cat. Hindi makita ng lola. Teka, suotan ng lola ng larga vista. Ayun, kita na ng lola. Ba't ganun yung sulat niya? Ay, Thailand! Thai! Bongga! For smelly hair. Pero sabi nila, para din daw to sa, yun, tick and flea. Okay. Good. So, amoy ko nga. Teka, sandali, buksan natin na amoyin ko. Paano ba ito bubuksan to? Kasi sinahawa ko yung isang camera kasi nagmamadali nga ako kasi may darating akong customer na dalawang gugupitan kong dalawang senior. Naku po, medyo makikakulitan ng konti. Mamaya hindi mag ano eh. Tsaka sobrang matanda na talaga as in 80 na. Kaya, wait lang. Kaya, nagmamadali talaga ako. Mabaya. Amuyin ko lang kung ano yung amoy. Then, paliliguan ko siya. Malapot! Mabango! Sobrang mabango. Saan ko ba naamoy yung amoy na yon? Basta mabango, para siyang flower. Para siyang flower, para siyang kamya, sampagita. Basta parang ganun. Mabango siya, guys. So, ang nakalagay kasi doon sa instruction, doon sa, ano, since Thai ito, ililive muna sa kanya na, at ayun na, oh, excited na siya. Excited ka na, ala! Oh, kasi may ventilador doon siya. Personal ventilador niya yan, kaya lagi yan siya dyan nakatambay. Nung nagkaedad siya, nilagyan ko na siya ng personal niyang ventilador. So, maliligo siya ngayon, gagamitin natin to. And then, sabihin ko sa inyo kung ano resulta afterwards. Actually, nag-spray na rin ako nung isang tick and flea na product na binili ko rin sa Shopee, pero eto naman yung gagamitin ko as shampoo. Okay? Balikan ko kayo, guys, ha? Paliguan ko muna. Ala! Am-am ka na, bibi? Ay, am-am. Ayan, no, nangangati siya kasi nga may kuto. Araw-araw na ginawa ng Diyos, kinukutuhan ko yan, tsaka minamassage ko. Pero ganun talaga pa rin ang ano. Sige, balikan ko na lang kayo, ha, guys? Paliguan ko muna siya. So, eto na nga, guys, pinaliguan ko na siya. Alam niyo, mabango talaga yung shampoo. Kaya lang, di ba, sabi, patagalin muna ng mga 5 to 10 minutes dun sa ano. Ewan ko ba, sa ganun ang ginawa ko eh. Kasi may Google Translate naman yung phone ko. So, pinatranslate yung type. So, patagalin muna. Actually, ginawa ko regular shampoo lang muna para malinis muna yung pinaka mga dirt na kumakapit sa kanya. Twice kong ni-regular shampoo bago ko shampoo nung anti-tick and flea na shampoo na yon. Pero guys, sad to say, mabango siya, maganda, mabula. Mabula siya, okay siya. Hanggang ngayon, pag hinahawakan ko si Hachiko, baby, ay, mabango ka? Tingin
tingin ka, mama. Dali. Alika, alika, alika. Come, come. Alika, dali. Alika. Alika. Ayaw niya. Ayaw mo? Bango ka, baby. Oy. Taba-ba niya, no? But anyway, pagka hinahawakan ko siya, mabango siya. Ang sarap niyang yakapin. Ang sarap niyang hawakan. Unfortunately, guys, nung kinutuhan ko, hindi naman namatay yung kuto. Nakakapit pa rin. So, more or less, shampoo lang siguro talaga siya. Hindi naman talaga siya pang kuto. So, ang ginamit ko pa rin yung Fifronil, yung ano, yung ito, pakita ko sa inyo. Yung una kong nireview ito, Tickbuster. Pero just the same, itong Tickbuster na to, hindi rin gaano eh. Hindi rin gaano. Pero nanghihina yung kuto, pero hindi rin gaano. Observe ko muna ng mga ilang araw ha. Pero, gumapang pa rin yung kuto ng todo eh. Ay naku, ano kaya ang pinakamaganda kong magagawang paraan para matanggal na itong mga kuto ng babies ko? Wawa naman, baby. Oy, wawa, kaw-kaw. Oy, wawa naman. Halika rito, halika. Come to mama. Come. Come, come. Ayaw? Oy, am-am ka? Good boy ka? Good boy ka ba? Halika rito, tingnan mo mama. Ay, kain daw siya eh. Wala, kakalat na naman niya yung pagkain niya. Oo, para na siyang maliit na, na biik, ano. But anyway, guys, pwede naman sabihin na natin na magandang shampoo sa aso siya. Kasi, ang kinis nung ano niya, ang kintab-kintab nung balahibo niya, oh. Tingnan niyo, social. Parang naka-conditioner. Ah, yun, ano yun, yung gamot na Fifronil. Lagyan ko na kasi siya ng Fifronil, eh. Ayan, in-spray ko siya. Pero ang kintab niya sa ano, balahibo ni Hachiko, ang ganda-ganda, pati yung puti, napaka, ano, napaka grabing, ay, ito sa bandang buntot, ay, kaya alam, malikot eh. Pero, katulad nito, hindi ko nilagyan niya ng Fifronil. Ayun. Ayan, hindi ko nilagyan yung white side niya ng Fifronil. Napaka-bango niya, tsaka napaka-kintab sa balbo ng aso. So, pwede na rin siguro, highly recommended na rin. Kaya alam, medyo pricey siya. Tapos sa 200 plus eh. Tingnan ko ha. O 225, kasama naman na yung shipping doon. Actually, impression niya is 185 lang. Pero, palagay ko gagamitin ko na rin. Rather nang ginagamit yung regular lang na, ano, na shampoo ng aso. Di yun nilang gagamitin ko. Kasi kung paliguan ko to si Hachi ko, every 2 weeks, minsan, every 2 weeks. Kasi pagka sobrang paligo, pag may edad na pala ang aso, madali siyang magkasakit. Anyway, guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at please subscribe to your Lola's channel para sa iba pang mga madidiscover ko sa mga dapat nyong gawin sa isang tumatanda ng pet na katulad ni Hachiko. Baby! Oy, baby, tingin mama. O, say goodbye. Goodbye. Goodbye, kaw-kaw. O, dalili ka, dali. Ganito. Ay, ano yun? Okay. Sige, guys. Maraming salamat ulit, ha? Linis niya, oh. Kintab-kintab ng balbo niya. Bongga, di ba? Oo, ang taba-taba ng aso ko, no? Alam niyo, nire-reduce ko na nga yan, eh. Pero, wala, eh. Ganun talaga siguro pag nagkakaedad kahit sa aso. Pero, ang linis-linis ng balahibo niya ngayon dahil doon siya shampoo na yun. Kapit, puti niya. Kintab-kintab. Silver fleece.